ginagawa nila. First time yun. Mga facilitator ng mga ano. Amen. Babalik. Pwede po bang bumalik? Let us pray. Salamat po, O Diyos, sa oras na ito na kayo po yung nagdala, Panginoon, sa amin sa lugar po na ito upang kami po ay sumamba, umawit, Panginoon, ng papuri, O God, sa inyo at makinig, O God, ng inyo pong mga salita. Dalangin po namin na kayo po yung mangungusap po sa amin at kayo magtuturo, Panginoon, sa lahat ng amin pong mapapag-aralan sa gabi po na ito. Ang inyo pong lingkod, O God, ay kulang po sa kaalaman kung kaya't patuloy na nananangan ang inyong lingkod, Ama, na ang banal niyo pong Espiritu ang siyang mangungusap, Panginoon, at magtuturo sa bawat isa po sa amin. Sa inyo po lahat ang kapurihan at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. So mga kapatid, Ereptop. Saan na nga po ba tayo? Sinong nakakaalam? Revelation chapter 3. Sister Demi, pwede pong pakiano yung map? Hindi ko po na sabi. At tayo po ay nasa church na po ng Sardis. Nag-react yung nag-preach ng Sardis. Ayan. Tignan natin, no? Nandito na po tayo sa lugar ng Philadelphia. At kung titignan natin, mga kapatid, hindi po siya malapit sa dagat. Di ba? Magkalapit lang po sila ng Sardis. Yan, ang pinakamalapit na lugar, kasi medyo may kalayuan na po yung Laodicea, pinakamalapit siya dito po sa lugar ng Sardis. Kung titignan natin yung mapa, makikita natin na dito banda yung tubig at doon banda yung lupa. So, mainland, oo. Makikita natin na ang pinakatrabaho ng mga tao na dyan probably is agriculture. Diba, agriculture. Now, dito naman ay siguro mga pangingisda, mga ganyan. Pero yan, Pergamum, Thyatira, Sardis, at saka Philadelphia, nasa kalupaan po sila. At ayon po doon po sa ating na basa, most of the problems na nag-o-occur dyan sa lugar na yan is earthquakes. At makikita natin, titignan natin, ito po ay hindi masyadong mahirap na unawain, mga kapatid, hindi katulad po ng mga iba pong mga churches po natin na pag-aralan, 'di ba, yung Ephesus, nakita natin na doctrinally strong sila, pero na left yung kanila pong first love. Yung Pergamos, yan, tingnan na lang po ninyo sa map, yung Pergamos naman ay hindi po nila dinideny yung faith nila. Maayos naman yung kanilang pananampalataya, pero tinotolerate nila yung kasalanan, no? At yun po yung nakita, di ba, ng Lord sa kanila, no? Yung Thyatira naman ay nagko-compromise sila sa kasalanan, no? Yung isa tinotolerate, ito namang Thyatira, kino-compromise niya yung kanyang sarili sa kasalanan, at ini-encourage pa yung iba, 'di ba, upang magkasala. Ang Sardis naman, napag-aralan natin na ito po ay patay na church, no? Kahit nag-i-exist po sila sa paningin po ng Diyos, sila po ay patay kasi wala pong buhay doon sa kanila, no? Walang spiritual life. No, kumbaga nag-i-exist lang sila for themselves, parang moadon lang na nandun sila, kakain, kakanta ng para sa kanilang sarili. Even when they are preaching, di ba, in the pulpit, laging sila yung naitataas at hindi ang Diyos. At nakita ng Diyos yun, kaya kinonsider niya ang church ng Sardis na dead, patay. Hindi nakaabot yung kanilang papuri sa Panginoon, hindi nakaabot yung
worship nila, hindi na nakaabot yung panalangin nila, 'di ba, sa Panginoon. At yung Laodicea naman, nakita natin na ito po ay napag-aralan na po ba natin, hindi pa, no? Ito ay hindi pa saved na church. Maraming mga churches po yung ganyan na hindi pa saved. At dalawa lamang po yung church ng God na in-acknowledge niya out of the seven churches. Ito po ay representation ng mga churches sa kapanahunan po natin ngayon. At dalawa po sa kanila yung may tuturing na iglesia, di ba, ng Panginoon, yung Smyrna at saka yung papag-aralan po natin ngayon na Philadelphia. No? Philadelphia. So let's begin kung ano po yung ating papag-aralan dito, mga kapatid. Hindi ko na masyadong inaral to kasi good church siya eh. All of our, ano, all of our dreams, di ba, all of our longings is to be like this church, the good church, considered to be the church of God. So, titignan natin kung pasado po tayo as a good church. As a good church. Yung word for the word Christian Fellowship in the light of this church, no? The Philadelphia church. Sabi dito, laging sinasabi, no, isulat mo sa anghel ng iglesia sa Philadelphia. Oh, Tagalog, okay. Sulat mo sa anghel ng iglesia sa Philadelphia. Ibig sabihin nun, yung letter na ito is for the leader dun sa church ng Philadelphia. At babasahin niya ito in front of the congregation, no, sa Philadelphia. At ano naman kaya yung masasabi ng Lord dito? Kasi kung babasahin natin ito, wala man lang siyang reklamo. Di ba? Wala man lang siyang condemnation. Di ba? Kundi may mga promises po siya. At walang issue. Kakita na kayo ng gano'n na church? Walang issue. Di ba? Walang issue sa kanila. Wala silang problema. Walang warning na ibinigay ng God sa kanila. Itong kanyang sinabi. Ito ang sinasabi. Ang word na ito ay galing kanino? Titignan natin yung character isa-isa. Sabi dito, ito ang sinasabi ng banal. Banal, holy God. Sabi dito, mapagkakatiwalaan, ito yung kanyang mga character, holy siya, mapagkakatiwalaan siya. At titignan natin kung ganun yung character ng Diyos, di ba? Banal siya at mapagkakatiwalaan, tapos wala siyang condemnation sa church na yon. Ibig sabihin, ang church na ito ay namumuhay in holiness. Di ba? Namumuhay in holiness. Hindi sila nagtotolerate ng sin. Di ba? Hindi nila kinocompromise yung kanilang sarili sa evil. Di ba? Hindi sila, alam mo yon, yung lahat ng mga papuri, yung lahat ng mga pagsamba na ginagawa po nila is in the light of the character of God, which is holy. Diba? Yun yung nakatingin sila doon sa holiness ng God. Kapag may gagawin sila, ito ba ay magbibigay ng kapurihan sa Panginoon? Ito ba ay hindi makaka-apekto doon po sa holiness ng God? What a church ang Philadelphia Church. At sabi dito, mapagkakatiwalaan. Diba? Ang karakter ng Diyos ay mapagkakatiwalaan. May mga promises sila, diba, na ibinigay ng Diyos and they live by it. Diba, alam mo yun, pag nakabasa sila sa mga promises ng Panginoon, naniniwala sila. Bakit? Kasi mapagkakatiwalaan yung Diyos na pinaglilingkuran po nila. Sabihin mo nga sa iyong sarili, mapagkakatiwalaan. Yun. Mapagkakatiwalaan ka ba? Diba? Ang Philadelphia Church ay mapagkakatiwalaan. At namumuhay sila ayon doon sa holiness ng God. Pag sinabi mong mapagkakatiwalaan, mga kapatid, di ba? Kasi ang church ibinigay sa kanila eh. And they are doing kung ano yung pinapagawa ng Diyos sa kanila. Di ba? Lahat ng mga sinasabi ng Diyos sa kanyang salita, ginagawa nila. Kaya naman, mapagkakatiwalaan yung Diyos, ibinigay niya yung isang bagay na sa tingin niya, alam niya, mapagkakatiwalaan din yung kanyang binigyan o pinagbigyan, which is the Philadelphian Church. Kasi wala siyang
issue dito sa church na ito. Tayo po ba ay ganon? Wala kayong issue ang God sa atin? Di ba? O kaya may mga may mga sarili kayong issue. Ano? Tapos, ito po ay contradiction doon po sa nais ng Diyos. No? Tuwa lang na malaman na merong church na ganito, no? Merong namumuhay sila sa kabanalan at nagtitiwala sila doon sa Diyos na mapagkakatiwalaan. Isa pa na character na makikita natin dito sa Diyos, sabi dito, ang may hawak ng susi. May hawak ng susi. Kadalasan doon sa mga nakahawak ng susi, mga kapatid, sila yung nakakapagbukas, di ba? At kung unwanted yung tao, may susi doon sa lugar na yun, change mo yung ano, silindro, cylinder, no, ng pinto upang hindi po siya makapasok. Di ba? Pero sinasabi ko dito, yung banal na ito, yung mapagkakatiwalaan na ito, siya yung may hawak ng susi ni David. Diba? Yung, kung titignan natin, bakit sinabi dito sa Revelation, bakit ikinonekta yung susi dito po kay David? Kasi si David, diba, siya po yung messianic figure. Siya yung, kung as we understand yung pangalan po na ito, magnagmula sa kanya yung Panginoong Jesus, no? Yung ating Messiah. So, ibig sabihin nito, diba, na siya yung may susi, siya yung may akda kung paano tayo nagkaroon ng Messiah. Di ba? Kung paano nagkaroon ng kaligtasan ang bawat tao, ang bawat churches. Di ba? Siya yung may hawak, siya yung nag-open. Di ba? Upang makita natin siya, makilala natin siya, ma-involve yung ating buhay, ma-involve yung buhay ng mga Philadelphia na iglesia in connection to their Messiah. Ang Diyos mismo yon. Kaya nga kung lalapit tayo sa ating Messiah, si God, diba, yung nagsasabi na siya yung nagdudraw sa Panginoon. Diba? Nagdudraw sa Diyos Ama. Ang Panginoong, ang Diyos Ama ang nagdudraw sa atin papunta sa Panginoong Jesus. Siya daw yung may hawak. Diba? Ibig sabihin nito, kung ang Diyos ang may hawak ng susi, He can open all the privileges, the promises in Christ, di ba? He can open all the opportunity in Christ, di ba? Siya yung, alam mo kapag siya yung sinanggunian natin sa lahat ng bagay, He has the key. Importante kasi yung key, kasi para saan? Pambukas iyon, pambukas ng blessing, pambukas ng opportunity, pambukas ng evangelistic opportunity sa isang tao, si God ang may hawak. Kaya pala, every time that we go out for evangelism, di ba, when we lay it to God, alam mo yun, idadirect ka ng Diyos eh, doon sa tao na ready nang i-open yung puso niya. Di ba? Ready nang i-open yung kanya pong puso. Kapag in-acknowledge natin na si God yung magbubukas po nito. So napakaganda ng kanyang kanyang pagpapakilala ng kanyang sarili sa iglesia po ng Philadelphia. Sabi dito, siya ay banal, mapagkakatiwalaan at may hawak ng susi. Di ba? Ibang-iba ito sa kanyang mga binanggit sa mga iba pong mga churches. At ang kabutihan ng door na ito, sabi nga ron, walang makakapagsara ng anumang binubuksan niya at walang makakapagbukas ng anumang sinasarahan niya. Di ba? What a relief for the Church of Philadelphia that whatever they do, mga kapatid, anuman yung binuksan ng Diyos na opportunity sa iglesia po na yun, siya yung nagbukas, walang makakapagsara. Di ba? Walang makakapagsara nun. Kahit, kunyari, kung titignan natin pagdating sa salvation, kung pumasok siya sa iglesia ng Philadelphia, alam mo yun, mininisteran nila yung isang tao kasi faithful sila eh.
ministeran nila yung isang tao na open yung opportunity pagdating sa Panginoon, alam mo, secured ka na yung tao na yun ay hindi pababayaan ng Diyos. Kasi kung ano yung binuksan ng Diyos, walang ibang makakapagsara. Kahit hatakin man yan ng mundo, di ba? Pangako po niya yun eh, kahit hatakin niya ng mundo, hindi sila magtatagumpay sapagkat ang binuksan ng Diyos, walang ibang makakapagsara. Maliban, di ba, sa Kanya. Kaya yung iglesia na ito, we are so blessed, mga kapatid, and we acknowledge that the Lord, yung WWCF Church dito po sa Haifa, ang Lord po yung nagbukas niyan. Di ba? Napakarami na pong mga problema yung napagdaanan po natin dito. Sino sa inyo yung sumuko na tapos bumalik lang, di ba? Marami nang ganoon, oh, may nagtaas ng kamay, oh, lahat tayo ganoon. Pero alam mo 'yon, walang makakapagsara. Ilipat-lipat man tayo hanggat nasa connection tayo ng Panginoon, hindi po magsasara ang WWCF Haifa. Verse 8, tingnan natin. Kung hindi siya, kung walang makakapagsara, that means to say, it speaks of the character of God na napaka-sovereign niya at saka napaka-powerful. Di ba? Kasi kahit tao, hindi niya kayang buksan yung isinara na ng Diyos eh. At yung isinara ng Diyos, hindi na rin kayang buksan ng tao. Ibig sabihin, hawak ito ng isang napaka-makapangyarihan na Diyos. Grabe ah, ang iglesia ng Philadelphia, hawak ng isang powerful God. Di ba? Ang ganda-ganda ng kanila. Ano ba yung mga ginagawa ng iglesia na ito? Bakit ganun na lang yung pagtangi, di ba, ng Diyos sa kanila? Bakit wala man lang siyang nakita? Lahat ba doon sa iglesia na yon ay ganun na lang ka-perfect? Di ba? Kasi bakit ba? Di ba may mga churches, ang Smyrna, may yung ibang mga churches na nakita natin, may mga commentation si God, may mga condemnations, pero dito wala talaga, mga kapatid. Verse 8, tignan natin, sabi dito, alam ko ang ginagawa mo. All-knowing God. Omniscient God. Diba? Sa isang iglesia, alam natin na ang buhay ng iglesia is prayer and the word. Diba? Prayer and the word. Hindi po pwedeng nakabase ka lang doon sa word, tapos less yung prayer mo. Or masyadong powerful ka sa prayer, tapos less yung word mo. Kasi hindi pwedeng maghiwalay yung dalawa na ito. Yung salita kasi ng Panginoon, ito yung nakikipag-usap sa tao. At yung prayer mo, ito naman ang nakikipag-usap sa Diyos. So ano lang yan, no? Cycle lang yan o bigayan lang. Kaya hindi po pwedeng maghiwalay yung word at saka yung prayer. At alam natin na ito ay ginagawa ng maayos ng Philadelphia, ng iglesia ng Philadelphia. So kung titignan natin ang church na kinabibilangan po natin, mga kapatid, mga Panginoon, sabi ko sa inyo, small letter P. hindi capital letter P, small letter P. Sabi, kung titignan natin ang iglesia kinabibilangan natin, malakas ba tayo sa word? Amen. Amen. Malakas din po ba tayo sa prayer? Amen. As a church. Amen. So, pasok tayo. Salamat sa Panginoon. Sana totoo, no? Pasok tayo. Di ba? Alam mo yun, na kapag dumarating na yung Friday, init na yung ano mo, yung sarili mo, kasi gusto mo na kaagad manalangin. Ganun ba yun? Di ba? Na kahit may mga trabaho ka pa, hindi mo na yun tinatapos, mamaya na lang. O kaya aagahan mong matapos yung lahat. Kasi may Bible study ka at may prayer ka. Di ba? May prayer na gagawin. Tapos yung ating mga ginagawa naman, di ba, after the Bible study, is like fellowshipping and sharing the burdens, di ba, and successes ng bawat isa. At kung may mga tanong, wala kasing mga nagtatanong, di ba, mas maganda po sana yung ganon. So alam ko, sabi ng Lord, yung ginagawa mo, di ba, alam niya kahit yung mga, minsan may mga palpak tayong mga gawa, di ba, meron din naman yung mga
maayos. Pero lahat ng yon ay alam ng Lord dito po sa Philadelphia. At sabi niya, alam kong kaunti lamang ang iyong kakayahan. Bakit na sinabi to? Kasi kung kunti lang sila. Di ba? Kung marami sana sila, mas marami silang pwedeng gawin. Pero kung kunti lang sila, kaya medyo limited lang yung kaya nilang gawin. At lalong-lalo na, na yung kanilang ikinabubuhay is farming or agriculture. Mahirap po yung trabaho sa bukid. Pero ang mga tao po na ito, ay kahit konti lang sila, hindi sila marami. Kasi sabi ng Lord dito, alam kong kaunti lamang ang iyong kakayahan. Di ba? Hindi ka masyadong katulad ng mga iba. Di ba? Na matataas yung mga pinag-aralan or maayos yung kabuhayan. Kasi hindi sila masyadong, hindi katulad ng mga dito banda, no? Yung sa mga bandang sea na medyo talagang maayos yung kanilang mga buhay. Pero sabi niya dito, alam niya yung kakayanan ng Philadelphia Church, pero ito yung maganda sa kanila. Sinunod mo ang aking salita. Grabe, no? Konti lang sila. Konti yung kaya nilang gawin. Pero sumunod sila. Kanino? Sa salita ng Panginoon. Sinunod nila, mga kapatid. Lahat sila doon sa iglesia na yon. Kaya, alam mo yung isang iglesia, hindi siya nakabase kung gaano kadami yung mga member. Di ba? Minsan, tingin natin successful na yung mga bigger crowds. Pero, kung titignan natin ang Philadelphia, alam mo kung ano tinitignan ng Lord? Yung pagsunod ng mga kapatid, 'di ba? Yung pagsunod ng mga mananampalataya, no? Sabi niya dito, limited lang yung kaya mo kasi konti lang kayo yung kakayahan ninyo, pero sinunod mo ang aking salita. As a church ito, ha, sinunod mo ang aking salita, at ano pa? Naging tapat ka sa akin. 'Di ba? Nagdaan sila sa maraming mga problema, persecutions, pero hindi sila umalis sa Panginoon, no? Naging daan ang lahat ng mga problema na dumating sa kanila upang makita yung katapatan ng Diyos, kaya nanatili sila sa Panginoon. Naging tapat ang Philadelphia Church sa Panginoon. Sabi dito, kaya pala mga kapatid, ano, di ba lahat naman tayo may mga pinagdadaanan, and sometimes kapag masyado ka ng burden, di ba, parang ayaw mo nang sumunod. O kaya minsan napapagod ka. Pero ang church na ito, naging tapat siya sa Panginoon. Nagkaroon man siya ng maraming problema, kasi may mga persecutions na nangyayari, di ba? Sa mga churches. At alam po natin na sa kapanahunan po na ito, mahirap ang maging mananampalataya ng Panginoon. Pero naging tapat siya, di ba, sa Panginoon. Kaya, sabi dito, ano yung promise ng Lord sa kanila? Kaya't binuksan ko para sa iyo ang isang pinto na hindi maisasara ninuman. Sa kanya, di ba, na nakita natin na nasa kanya yung key. Tapos ang opportunity na ibinigay dito po sa Philadelphia ay isang pinto, sabi niya, na hindi maisasara ninuman. Ano yun? Ano yung pinto na yun na hindi maisasara ninuman? Ang kalangitan. The kingdom of God. Diba? Walang ibang makakapagbukas nun maliban sa Diyos. At binuksan ito sa Philadelphia Church. Grabe lang, no? Grabe lang yung, bakit, ano yung sikreto nila? Sumunod sila sa Panginoon at naging tapat sila sa Diyos. Dalawang bagay lang. Sumunod sila sa salita ng Diyos, naging tapat sila sa Panginoon. Sa dito, tignan mo. Tignan mo. Palalapitin ko sa iyo at paluluhurin ang mga kampon ni Satanas na nagpapanggap ng mga Hudyo, ngunit hindi naman, sa halip ay nagsisinungaling. So ibig sabihin, mga kapatid, ang iglesia po na ito ay hindi po siya exempted doon po sa mga gawa ni Satan. At alam mo yun, yung testimony nila, lagi itong natetest, sapagkat meron doon, di ba? Meron doon sa lugar po na yon
na mga nagpapanggap na mga Hudyo at mga sinungaling. Pag sinabi mong mga Hudyo, di ba, tapos nagsisinungaling pa sila, tapos papasok sila doon sa iglesia ng Philadelphia, aakayin yung mga tao doon, magsasabi ng ibang mga katuruan, kung hindi man sila makatayo sa pulpit, kakausapin nila isa-isa yung mga member. Diba? Kumbaga parang hindi mo naman siya in-assign na mag-follow up ng follow up. Diba? May mga ganon. Hindi mo naman siya in-assign doon sa trabaho na yon. Usap siya ng usap at gustong ilapit lahat ang sarili niya sa mga kapatid. Merong ganon. Kasi nagsisinungaling sila itong mga Hudyo na ito. Pero hindi natinag ang Philadelphia Church. Diba? Hindi siya natinag, hindi siya naniwala doon, hindi siya naniwala dito sa mga sinungaling na mga Hudyo na ito. At isa sa mga ipinangako ng Diyos sa kanila, alam mo yun, magbabow down, palalapitin ko sa iyo, sabi niya, at paluluhurin ang mga kampon ni Satanas. Paluluhurin, di ba? Ang mga kampon ni Satanas na nagpapanggap ng mga Hudyo, ngunit hindi naman sa halip ay nagsisinungaling. Malalaman nilang minamahal kita. Merong minamahal na church ang God, ang Philadelphia Church. Isinasabi po dito, mga kapatid, na anuman yung mga persecutions na dumating sa buhay po ng Philadelphia Church, ipapakita ng Diyos na ang mga tao na ito na nagpe-persecute sa mga kapatid sa Philadelphia ay mali at sinungaling. Diba? I-redeem niya yung iglesia na ito sapagkat sabi dito, malalaman nilang lahat na minamahal kita. Diba? Malalaman nilang lahat na minamahal kita. Sabi dito, verse 10, sapagkat ulit, no? Bakit ka minamahal, Philadelphia Church? Sapagkat tinupad mo ang aking utos. Kanina, nakita natin, sabi dito, sinunod mo. Diba? Naging tapat ka. Ito naman, sabi niya dito, tinupad mo ang aking utos na alin? Na magtiis. Diba? Magtiis lang kapatid kahit mahirap maglingkod. Diba? Just imagine na lang siguro, no, doon sa church ng Philadelphia, every time that the people are coming, ganito kapatid, syempre may mga problema yan. Sino ba naman yung tao na walang problema, diba? Pero alam mo, ang bawat membro, na totoong member doon sa church na yun, nagbibigay ng pag-asa. At sinasabi nila, magtiis ka lang kapatid, manalangin ka lang kapatid. Ganito yung sinasabi ng salita ng Diyos. Diba na kailangan pagdaanan natin yung mga bagay na ito. Alam mo yun, punong-puno sila ng salita ng Panginoon. At kung titignan natin, laging sinasabi dito ng Lord na sinunod mo yung aking salita, tinupad mo yung aking utos. Napakahirap ng mga utos ng Diyos, di ba? Pero ang pwede talaga eh, na pwede nating tuparin ang utos ng Diyos. Kasi pinakita niya ito sa atin na posible talaga yung mga bagay na ito. No? Sabi niya dito, magtiis, mahirap talaga, no? Magtiis sa buhay na ito. Pero sabi niya, ang promise sa kanya ay ito, no? Sabi dito, iingatan naman kita, may protection na promise ang God. Kasi sa sino sa inyo yung nagtitiis? Ay, ang dami. Maraming pagtitiis. Bunga yan ng spirito. Di ba? Pagtitiis. May kanta na ganun, no? Marami tayong pinagtitiis sa buhay na ito. At may pangako pala ang Diyos doon po sa mga nagtitiis. Napakahirap, di ba, ang maging isang mananampalataya ng Panginoon. Kailangan talaga ito na maging character po natin. Ako, mga kapatid, ewan ko, lagi kong ipinagpipray sa Panginoon na turuan po akong magtiis. Kasi, alam mo yon yung, mapagtiis naman ako, di ba, sa trabaho, sa lahat. Pero, pagdating kasi sa ugali ng tao, ang hirap magtiis, ano? Sino nakaka-relate sa inyo? Hindi ka ilalagay ko. Oo, ang hirap talagang magtiis. Minsan, iniisip ko kung paano lumaban eh.
Diba? At every time na yung minsan iniisip ko, sabi ko, tapos yung anger mo ay parang umaakyat na sa ulo mo. Sabi kong ganun, kalma lang talaga. At salamat na lang na mayroong isang Philadelphia Church na nagsasabing nagtiis sila. Ano yung mga pinagtiisan nila? Hirap ng buhay, yung mga persecution ng mga sinungaling na mga tao na ito, mga nagpapanggap na mga Hudyo na, alam mo yon, mga kampon, sabi dito ng God, ni Satanas. Kasi mga Hudyo naman ito, di ba? Kapanahonan na ito yung church na, na ito. Pero may promise ang God, sabi dito, ng protection, no? May promise ang God ng protection o security doon sa mga taong nagtitiis. Oh, kalain mo yun, di ba, inay? Sana all. Iingatan naman kita sa panahon ng pagsubok, sabi niya. Ibig sabihin mo, kapatid, dumadaan talaga sila sa pagsubok. Nagtitiis yung church na ito. Pero ang nakaka-amaze, naggawa pa nilang maging tapat sa Panginoon at sumunod sa utos ng Diyos, tumupad sa utos ng Panginoon, no? Sumunod sa Diyos, sumunod sa salita ng Diyos, tumupad sa utos ng Diyos. Sabi niya, sa mga pagsubok na darating sa lahat ng tao sa buong daigdig. Iingatan naman kita sa panahon ng pagsubok na darating. Ibig sabihin, dumating na at darating pa sa lahat ng tao sa buong daigdig. May protection, may security ang church na ito, no? Sabi dito, darating ako sa lalong madaling panahon. Kaya't ingatan mo kung ano ang nasa iyo upang hindi maagaw minuman ang iyong ganting pala. O titignan natin mga kapatid, di ba? Revelation ito eh. Diba? Nawala na yung mga church, yung seven churches. Bakit kaya hindi pa dumating yung Lord? Lagi yung sinasabi, darating na siya. Darating na siya. Pero hanggang ngayon, sa kapanahunan natin, hindi pa siya dumating. Makikita lang natin na yung grace period ng God from before at magpasa hanggang ngayon ay nai-enjoy pa rin po natin. Diba? That means to say, katulad ng sinabi ni Peter, kasi ayaw niya na may mapahamak. Kundi ang nais niya ay magkaroon ng kaligtasan ang lahat. Pero in any time ay pwede po siyang bumalik. Kaya ibinigay niya sa Church ng Philadelphia yung panahon na dapat lagi po silang maging handa. Kasi sabi niya, ingatan mo, hindi ibig sabihin na, uy, walang comment ang God sa akin, wala akong issue, walang warning si God sa akin, so pa-easy-easy na lang ako sa buhay. Hindi ganon ang sinabi ng God sa Philadelphia Church. Kundi sabi niya, ingatan mo kung ano yung meron ka. Ingatan mo kung ano yung nasa'yo. Ingatan mo. Pag sinabi mong ingatan mo, huwag mong pakakawalan. Ano ba yung mga yon, di ba? Yung salita ng Diyos, yung pagsunod nila sa Panginoon, yung pagiging tapat nila sa Diyos, yung pag-iinga, yung pagiging matiisin nila. Ingatan mo yung mga, huwag kang mangihinawa, di ba? Nagawin yung mga bagay na ito. Bakit? Para hindi ito maagaw ni naman. Kasi maraming mga agaw eh. When you pray for ano yung kadalasan nating pinagpipray? Lord, bigyan mo ako ng strength. Di ba? Tapos makikita mo, test yung strength mo, tapos magiging mahina ka na. Lord, bigyan mo ako ng pasensya. Aba, i-test ka. Nag-pray ka ng pasensya eh. I-test kung mapagpasensya ka talaga. Di ba? Talagang i-test. Oh. Minsan, employer mo yung test doon sa page. Pinag-pray mo yung patience eh. Titest ka ng employer mo, tapos galit ka agad sa employer mo. Di ba? Nibagsak ka doon sa patience na ipinag-pray mo. So, ano tayo? Pag nagpipray tayo, be ready for the answer. Di ba? Kung pinag-pray mo na, kadalasan pinag-pray natin, salvation ng family.
Di ba? Salvation ng family. Eh, ano bang nakapaloob doon sa, ano na yon, sa ministry na yon? Di ba? Marami. Marami doon. You will pray for that person who will bring the good news to your family. You will support that person. Di ba? You will encourage that person. Ipagkatiwala, marami kang i-invest pag ang pinag-pray mo, salvation ng family. Kasi not just only yourself eh. Nandito ka sa malayo eh. So gagamit ang Lord ng mga tao na dadalhin niya doon sa pamilya mo. Yung tao na dadalhin niya doon, kung mag-isa man siya, kakain yun kapatid. Mamamasahe yun. Diba? Tapos, syempre, mauuhaw yun. Magme-merienda yun. Uuwi yun ng kanilang bahay. Marami kang i-invest. Diba? Pag salvation ng family, ang atin pong ipinag-pray. Diba? Kaya, are you ready to give to that person kung ano yung due para sa kanya? Kasi lahat ng worker ay dapat tumanggap, di ba, ng kanyang, ng bunga, ng kanya pong pinagpaguran. Ano pa yung kadalasan na pinag-pray natin? Be ready for an answer. Lord, gusto kong maging ano eh, talagang, alam mo yun, yung faithful sa'yo. Di ba, ganun na pinag-pray tayo. Eh, simulan mo sa service. Di ba? Ano ba yung ministry mo? Mag-ministry ka na. Subukan mong tumayo. Eh, di ba ako marunong dyan, sister. Eh, mag-aaral ka. Di ba? Lahat naman ay pwedeng mapag-aralan. Kailangan lang talaga yung, ano mo, yung eagerness mo to do things. Eh, faithful lang sinasabi mo eh. Kahit umulan, dapat faithful ako eh. Pupunta ka. Kahit may war, o hindi naman siguro ako tatamaan kasi faithful ako. Diba? Hindi mo siguro ako sasaksakin and everything. Kasi you are serving God. At kung saksakin ka man at saka tamaan ka ng raketa, at least sa Lord ka, nakita ka na faithful ng God. Diba? Katulad ng Philadelphia, bubuksan niya yung kanyang kaharian para sa'yo. Ayaw mo ba nun? Gusto mong manatili dito tapos sa impyero ang punta mo. Diba? Mas maganda na faithful ka sa Panginoon at sa presence ka ng God mananangan. Sabi dito, may gantimpala para nino man na may gantimpala para sa pagtitiis, mga kapatid, may gantimpala sa lahat ng ginagawa ng Philadelphia Church, pero dapat nila itong hawakan, di ba? Wag silang pasway-sway, di ba? Araw ng Sabado, eh ganito sister, ganito, ngayon lang naman kita in-invite and everything, o nasway ka na kaagad. Be faithful, di ba? Kasi ang Philadelphia Church, napaka-loyal nila, napaka-faithful nila, di ba, sa Panginoon. Verse 12, ang magtatagumpay, sabi niya, ito promises ng God ito eh. Di ba? Promises ng God ito. Ang magtatagumpay, sabi niya, sa Philadelphia Church, ay gagawin kong isang haligi sa templo. Sino po sa inyo yung engineer, mga kapatid? May, ano, ikaw, Sister Megrace? Engineer. Ingeniero. Engineer lang, no? May mga haligi. Itong building na ito, may mga haligi. Diba? Ano po yung purpose ng haligi sa isang bahay? Para maging matatag yung bahay. Yung pundasyon. Oh, mga engineer nga tayo. Alam natin yung ating sinasabi. At isa sa promise ng God dito, sabi niya, gagawin kitang isang haligi sa templo ng aking Diyos. Ibig sabihin nun, you are part, kung sinabi niyong foundation, you are part doon po sa foundation ng temple ng God. Anong pinaka-short term nito? Citizenship, kapatid, kabilang ka doon sa temple ng God. Di ba? Nandun ka, haligi ka. Ibig sabihin nun, mataas yung ano mo, reward mo. Ginawa kang foundation, ginawa kang, ano yun, yung pinaka-strong, di ba, yung mga haligi. Ginawa kang kagamit-gamit ng Diyos doon sa kanyang temple. Grabe yung sinasabi ng Diyos dito po sa Philadelphia Church. At
Sabi niya, hinding-hindi na siya lalabas doon. Doon na siya mananahan. Di ba? Sa kingdom ng God. Gusto na, di ba? Pag naging citizen ka ng Israel, dito ka natitira. Di ba? Ito na yung iyong bansa. Pag naging citizen ka ng Amerika, doon ka na rin titira. Iyon na rin yung iyong bansa. Kasi citizen ka na, kung citizen ka ng heaven, yun na rin yung, baka kung heaven yun, grabe yun. Diba? Grabe lang na description kung ano yung meron sa kalangitan. Sabi dito, isusulat ko sa kanya, ang dami namang promises, no? Isusulat ko sa kanya ang pangalan ng aking Diyos at ang pangalan ng kanyang lunsod. Hindi na mawawala ito sa kanya. Ito na yung magiging identification ng kanyang katauhan. Di ba, pag citizen ka, yung sinasabi ko, pag citizen ka, pag sinabi mong Israeli ka, nandun na lahat eh, babasahin ka na lang ayon doon sa iyong citizenship. Ito, magiging citizen ka ng kalangitan, lahat ng good things na pwedeng matanggap ng mga tao na makakarating doon, pasok siya, di ba? At sabi nito, at ang pangalan ng kanyang lunsod, ito ang bagong Jerusalem na bumababa mula sa langit, buhat sa aking Diyos. Isusulat ko rin sa kanya ang aking bagong pangalan. Mapapag-aralan pa natin yan as we go on sa atin pong mga lesson. So magiging identification ng isang taong mananagumpay, ang Diyos mismo. Titignan siya, 'di ba, na siya ay ayon doon sa pangalan, 'di ba, ng kanyang Diyos. 13, lagi niya itong sinasabi, 'di ba? Ang tainga naman ay ginawa upang makinig. Pero kapag sira ang tainga mo, wala kang maririnig. 'Di ba? Kahit sabihin mong, pakinggan mo ako, kahirap ka, sino sa inyo ang biniyang employer? 'Di ba? Yung talagang sumisigaw ka na. Akala mo naiintindihan ka, iba pala yung naiintindihan. Hindi pala yun yung iyong ibig sabihin. Kaya, katulad ko, nung nagsabi ako, kailangan ko yung pinaglalagyan ng catheter, yung kulay green, yung sabitan, yung sinasabit, di ba, pa sa kama, para hindi, para, yung hook ng yung catheter bag. Sinabi ko, kailangan ko yun, kailangan kasi para yung hindi lang doon sa sahig. Sabi ko, bisada. Tapos, pagdating, ipang dextrose. Sabi ko, paano mo isusuot dyan yung catheter bag? Sabi ko, ang layo-layo naman. Sabi niya, sabi ko, hindi ka kasi nakikinig. Di ba? Hindi ka kasi nakikinig. Kaya hindi mo nakuha yung ibig kong sabihin. Yung pang dextrose, di ba? Ilalagay yung doon. Tapos, i-coconnect dito sa kamay. Sabi ko, common sense naman yun, Lola. Sabi ko, yung ilalagay mo dyan sa mas mataas pa sa amin. Di ba? Kahit ganun. Ang layo-layo. Kaya sabi dito, sa pinaka-last part, kung may pandinig ka, makinig ka. Di ba lang yung sinasabi? Ito ay invitation na pakinggan mo, tignan mo kung ano yung sinasabi niya. Di ba dito po sa mga verses nito? Sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Sabi, tignan mo, itest mo. Di ba? Tignan mo in the light of this Philadelphia Church kung akma ba tayo as a good church. Kasi dalawa lang yung church ng God, Smyrna at saka po yung Philadelphia. Ngayon, matapos nating malaman, kasi yung Laodicea, wala din siya Kumbaga, hindi rin ito maayos, di ba, na church. Unsaved pa siya. Kumbaga, marami pang gagawin dito po sa church ng Laodicea. So, upon hearing this, mga kapatid, nawa makita po natin nang sinasabi po ng Diyos sa atin maraming bagay tayo na nakita kung paano maging mabuting iglesia ng Diyos
po yung pagsunod sa kanyang utos, yung katapatan, yung pagtitiis, di ba? At yung pagtupad doon po sa mga utos ng Diyos, importante po ito sa Panginoon. So let us pray. Salamat po, O Diyos, sa inyo pong mga salita, O God, na amin pong narinig, O God, sa gabi po na ito. Tunay nga na binigyan niyo po kami, O God, ng pattern kung ano po yung iglesia, O Diyos, na inyo pong minamahal, na katulad ng sinabi po ninyo sa church ng Philadelphia. Dalangin po namin na ang iglesia na ito ng WWCF Haifa at maging sa mga iglesia na kinabibilangan ng bawat isa sa amin, Panginoon, sa bansang Pilipinas. Dalangin namin na maging katulad po, Panginoon, ng church ng Smyrna o ng Philadelphia na ina-acknowledge po ninyo as your church. Samahan nga po ninyo kami at palaging tulungan, Panginoon, sa lahat ng amin pong mga ginagawa. Dalangin po namin na lahat po ng mga services na ginagawa po namin, Panginoon, ay tunay na maging katanggap-tanggap, Panginoon, sa inyo at laging magbibigay sa inyo ng kapurihan. Sa inyo po lahat ang papuri at pasasalamat in Jesus' name. Amen.